Marahil halos lahat sa atin, o kung hindi naman, karamihan sa atin ay pamilyar at ginamit na ng napakasikat na simbolo o forma na kayang gawin ng ating mga kamay. Ito ang F*** you sign. Pero sumagi na ba sa isip nyo kung saan at kailan nagsimula ang kakaibang simbolo na ito? Kagaya nga ng alam ng karamihan, ang forma ng kamay na ito ay ginagamit bilang isang ekspresyon madalas kapag tayo ay naaasar o may kaaway. Madalas na itong makita sa mga magkakaibigan bilang biruan dahil katumbas na rin ito ng pagmamura. May mga pagkakataon pa nga na mas masarap sa pakaramdam ang pagmuestra ng forma ng kamay na ito kaysa mapagtalo dahil mas nakakainsulto sa iba ang pagpapakita ng forma ng kamay na ito. Ito ay ginagamit na noong pamangsinungunang panahon na Ancient Greece. Bagamat halos parehas ang mensaheng pinaparating nito gaya sa ating kasalukuyan, ito ay ginagamit o minamuestra ng isang individual noon bilang pagpapakita ng kawalan ng respeto o hindi paggalang sa isang tao. Hinango ang itsura o forma ng kamay na ito sa maselang parte ng katawan nating kalalakihan. Ang gitnang daliri ay niyahambing o sumisimbolo sa pag-aari ng kalalakihan at ang buong kamao naman ay sumisimbolo sa ating itlog. Pero ang tanong ng karamihan, sa dinami-dami na pwedeng gayahin at gawing simbolo, bakit si Manoy pa? Ayon sa ilang kasaysayan tungkol dito, mas malalim pa ang ibig sabihin ng forma ng kamay na ito bukod sa pamabastos. Ito ay ginagamit din noon bilang panakot, panghihiya at panlilit sa kapwa, lalo na ng mga taong may kaya o ng mga taong nakaaangat noong unang panahon. Ito ay katumbas din ng pagtitig o pagtingin ng masama sa kaaway. Minsan na nga rin pinaniwalaan at kinatakutan ang paggamit ng simbolo na ito dahil bukod sa pagtingin ng masama, ang akala ng mga tao noon, ito ay may kasamang pangkukulam at mamalasin ang sinumang pakitaan nito. Hindi nagtagal, umabot na din ito sa Latin America at tinawag itong Digitus Impusicus na may parehas lang din na kahulugan. Sa paglipas ng panahon, ito ay naipasa at nagaya ng mga sumunod na henerasyon at hindi nagtagal, marami ng mga bansa ang naging pamilyar dito. Nagkaroon pa nga ito ng iba't ibang pangalan tulad ng Flipping the Bird, Tossing the Stick, Middle Salute, o ang Dirty Finger. Bagamat naging pamilyar ang hand gesture na ito sa negatibong kahulugan, kagaya nga na nabanggit natin, naging patok ito sa mga kabataan bilang isang biruan o pagpapakita ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Nakuha din ang simbolong ito ang atensyon ng fashion industry at kalaunan naging kilalang disenyo ng mga damit at ng mga accessory na ating makikita pa rin hanggang ngayon. Kung gusto niyo po ang video natin ngayon, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Kakaiba ito.